Magandang gabi po sa ating lahat. Muli po tayo magbabalik na para sa ating pag-aaral sa Biblia, sa banal na salita ng ating Panginoon. Bago po tayo dumako dun sa topic natin ngayong gabi, magbigay lang po ako ng ilang mga pabati, ano, gaya ng aking nakasanayan bago ako mag-umpisa. Mula dun sa Davao City, ako'y bumabati sa aking asawa at sa kanyang buong pamilya ng isang masagana at mapagpalang gabi. Naway ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesus ay sumasa inyong lahat dyan. At siyempre kay Dixie at saka kay DJ. Yan, ako pala'y nakikaramay, no, sa kaibigan ni DJ na kalilibing lang ngayon. Yan. Bagamat ako may nalulungkot, no, sa pagkawala ni Andrew Mansueto. Yan, ako po'y nakikiramay sa pamilya niya, sa kanyang mga kaibigan. Yan. Para kay DJ, kalastas ko na ang kalungkutan, no, na nararamdaman ngayon. Kahit ganun pa man, kailangan nating maintindihan na sa buhay na ito, yan, sa buhay na ito, ang buhay na natin, lahat ng ating mga buhay ay hiram lang natin sa Panginoon. At kailangan nating maintindihan na anumang oras na kanyang bawiin ay wala po tayong magagawa, ano, gaya ng isulat sa Ecclesiastes Kapitulo 8, versikulo 8, mga kapatid, no, na ang tao ay walang kapangyarihan sa araw ng kanyang kamatayan. Kaya nakikiramay ako sa lahat, maging sa kanyang kaibigan dyan sa Lahog, Cebu City, no, sa kanyang pagkamatay. Ayan. At sa aking mga anak, sa aking nanay at tatay dyan sa Danlongsod, no, mayong gabi sa inyo na yugtay, sa akong mga tanan akong pagumangkon, tanan akong isuon, mga higala o mga igsuon diha, no, sa Danlongsod, Medellin. Ako'y bumabati sa inyo ng isang masagana at mapayapang gabi sa inyong lahat. Kay Pastor Angelito Yas dyan sa Suong, Lapu-Lapu City. Kay Patrick, kay Ninyo, kay Jerry. At sa lahat na kaibigan ko dyan sa Cebu. At siyempre kay Brother Randall Tongko dyan sa Daegu City. Ganon din naman kay Oliver at saka kay Joel, no, na lagi kong nakakasalamuha sa pagbabike. Siyempre sa ating kapatid na kay Chris Paul dyan sa Buyong Guni. At saka kay Brother Agi, no, at sa lahat na membro ng Gumi Bikers Club, ako bumabati sa inyo ng isang masaganang gabi at mapayapang gabi, at naway ingatan tayo ng ating Panginoon sa lahat ng ating pagpapadyak, mga kapatid, no? Ayan, hingin lang po natin sa Kanya na naway ligtas tayo lagi sa ating mga lakad, sapagkat tanging Diyos lamang ang makagawa niya, no? Hindi natin magawa kahit anong pag-iingat natin. Ang diskrasya nandiyan lang sa tabi-tabi, mga kaibigan. Kaya huwag sana nating kalimutan bago tayo umalis sa bahay, kailangan nating hilingin sa ating Panginoon ang ating kaligtasan. Ayan, sana inabati ko lahat, no? At para sa mga hindi ko nabati, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po kayong lahat na manood para sa ating pag-aaral. At ayan, no? Ang pag-aaralan pala natin ngayong gabi ay patungkol sa Matthew chapter 14 verse 22 up to 33. Ito po ay patungkol kay Pedro, no, na lumakad sa tubig. Ayan. Ayan, sana ay sabayan niyo ako, mga kaibigan. Ito naman yung ito yung short Bible study lang po ang gagawin natin ngayon. Sana'y sabayan niyo ako, sana'y manood kayo, inanyahan ko kayong lahat na manood upang magkaroon tayo ng kakaunting kaalaman, no, para sa banal na kasulatan, at na sana'y magbibigay na rin itong aral para sa ating lahat, para sa ating spiritual na kalagayan. Ayan. So mga kapatid, mag-umpisa na po tayo, no? Yan, at dito tayo magsisimula ngayon, mga kaibigan, no? Bago tayo dadako dito sa Matthew chapter 14 verse 22. Medyo itaas lang natin ng konti, no? Bago tayo mag-umpisa. Habang si Jesus, bago tayo dumako dun sa topic natin, dun tayo mag-umpisa kung saan
nagpapagaling ng mga may sakit ang ating Panginoong Hesus, no? Sa isang napakalaking kawan or grupo ng tao or maraming tao, maraming tagasunod niya ang sumusubaybay sa kanya, no, mga kapatid. Pinagaling niya doon ang mga may sakit at sa pagkakataong yun, doon nangyari ang isang milagro, mga kaibigan, no? Pagpakain ng ating Panginoong Hesus sa 5,000 men, hindi pa kasali doon ang mga bata at mga babae. Ayan, pagkatapos doon, dito na mag-uumpisa ang ating kwento sa Matthew chapter 14 verse 22. Babasahin ko po sa inyo, no, ang unang bersikulo ngayong gabi, mga kaibigan, 22 up to 23, at ang sinabi, at pagkadakay pinagmamadali niya ang kanyang mga alagad na magsilulan sa daong at magsiuna sa kanya sa kabilang ibayo hanggang pinayayao niya ang karamihan. Ayan. At sa verse 23, at pagkatapos na mapayao niya ang karamihan ay umahon siya bukod sa bundok upang manalangin at nang gumabi ay siya'y nag-iisa doon. Ayan. So pagkatapos pagkainin, pagalingin niya ang mga tao, no, sa araw na iyon, mga kapatid, pinaalis niya na yung kanyang mga alagad, no? Yan, tumawid na sa kabila. Tapos pinaalis niya na rin ang mga tao at ang ating Panginoong Hesus ay umakyat pa sa bundok upang manalangin. At ang nakalagay dito, at nang gumabi na ay siya'y nag-iisa doon. Yan, hanggang gabi, inabot na ang ating Panginoong Hesus sa bundok, no? Habang siya nilalangin, nag-iisa lang siya doon. At dito tayo magpatuloy. Sa verse 24, ito yung sinasabi up to 26. Mga kaibigan, basahin ko po sa inyo, no? Datapwat ang daong ay nasa gitna ng dagat na hinampas ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At sa verse 25, at sa ikaapat na pagpupuyat ng gabi ay naparoon siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. At sa verse 26, at nang makita siya ng mga alagad ay lumalakad sa ibabaw ng dagat ay nangagulumihan sila na nagsasabi, multo! At sila'y nagsisigaw dahil sa takot. Ayan. Ayan, no, pag-usapan po natin ng itong mga bersikulong ito, mga kapatid, no, na napapaloob sa Matthew chapter 14 verse 24 up to 26. Datapwat ang daong ay nasa gitna ng dagat na hinampas ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. Ayan, ito yung 12 alagad ng ating Panginoon, no? Kasi sila ay nauna, eh. Umuna sila sa pagtawid at sa verse 25, at sa ikaapat na pupuyat ng gabi ay napaparoon si Jesus. Yun, sumunod si Jesus sa kanila. Sa 26, at nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat ay nagugulumihan sila. At nagsasabi, multo. At sila'y na nagsisigaw sa takot. Ayan. Pag-usapan natin to ng kaunti, mga kaibigan, no? Tingnan natin ang mga bersikulong ito. At ating i-apply, no? Bigyan natin mga aplikasyon para sa ating mga buhay ngayon. Dito makikita natin, no, dito sa verse 25, mga kaibigan, habang napaparoon si Jesus, no, sumunod sa kanila na lumalakad sa dagat. At sa 26, nang makita siya ng kanyang mga alagad at ang kanyang mga alagad ay nagulumihan, hindi nila maintindihan, at ang sabi nga niya, ang sabi nga ng kanyang mga alagad na pagkamalan ng ating Panginoong Hesus na isang multo. Ano ba ang isang multo, mga kaibigan? Di ba ang multo'y kinatatakutan ng lahat? Kahit nga ako, takot ako sa multo, eh. Takot na takot sa ako sa multo. Pag sinabong multo, isa lang ang nasa isip ko, mga kaibigan, nakakatakot. Kaya nung nakita nila ang ating Panginoong Hesus na lumalakad sa dagat, napagkamalan po ang ating Panginoon na isang multo, na isang nakakatakot na nilalang, mga kapatid, ano?
Ngunit ano nga ba ang katotohanan sa likod ng bersikulong ito? Ano nga ba ang gustong ipahiwatig ng Biblia sa bersikulong ito, mga kapatid? Sa ating buhay ngayon, mga kaibigan, no, mga kapatid, minsan meron tayong mga nakikita, no, nakikita sa ating mata na akala natin yun na kung ano ang kung ano ang pwede nating i-describe sa mga bagay na nakikita natin, akala natin yun na yun ang totoo. Ngunit ano ba ang sinasabi dito sa verse 26 ng Matthew chapter 14? Basahin ko po ulit sa inyo, no? Ito yung sinasabi, at nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay nagalumihan sila. Na nagsasabi, "Multo!" At sila'y nagsisigaw dahil sa takot. Ayan, gulong-gulo ang mga alagad, mga kaibigan. Ngunit sa ano pang pinagkagagaluhan nila? Di ba ang naglalakad sa tubig ay ang ating Panginoong Hesus? Tandaan natin, mga kaibigan, dito mula nang nabasa ko ang bersikulong ito, napagtanto ko, mga kapatid, na hindi pala lahat ng ating mga nakikita, hindi lahat na kahit nakita na natin, hindi pala lahat na ating nakikita sa buhay na ito, ayun na ang katotohanan. Minsan pakiramdam lang natin, kahit nakita natin, ngunit ang katotohanan pala, hindi pala yun ang totoo. Bakit? Eh dito nga, mga alagad na ng ating Panginoong Hesus, na si Hesus mismo ang ating Panginoon, napagkamalan siyang multo. Sa ating mga buhay ngayon, mga kapatid, magbigay lang ako ng isang example, no? Halimbawa, sa isang mga ngaral, napakaraming mga ngaral ngayon na iniiwasan natin. Marami rin mga ngaral na gustong-gusto natin. Marami ring mga ngaral dyan na galit tayo, naiinis tayo. Bakit? Kasi yun ang tingin natin sa kanila. Ito naman sa kabila, tuwang-tuwa tayo. Gustong-gusto natin sila. Bakit? Kasi yun ang nakikita natin. Ngunit sa buhay na ito, mga kaibigan, kailangan nating siyasatin kung ano ang katotohanan. According po dito sa verse 26, no? Ang ating Panginoon ay napagkamalang multo. Kung ang ating Panginoon ay napagkamalang multo kahit nakikita na natin, ano pa kaya ang hindi Panginoon? Ano pa kaya na tayo ay tao lamang, mga kapatid? Hindi kaya mahigit pa sa multo? Hindi pa kaya mas malala pa sa multo ang tingin natin sa iba? Pero mag-ingat po tayo, mga kaibigan, no? Dito sa bersikulong ito, pinaalalahanan tayo ng Bible na hindi lahat ng nakikita ng ating mga mata ayun na ang totoo. Minsan paningin natin pangit yung taong yan, pangit ang ugali ng taong yan. Ngunit kung atin palang busisiin, hindi naman pala ganyan yung taong yan. Kaya maaring mayroong mag-agree sa kinukwento ko ngayon sa inyo. Minsan, sa unang tingin natin sa isang tao, napakabuti niya. Napakaganda ng mga sinasabi niya. Ngunit kung ating siyasatin, mga kaibigan, hindi pala totoo. Yung mga nakikita pala natin, hindi pala yun ang katotohanan. Kagaya ng mga alagad ng ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid, ay napagkamalan siyang multo. Ganon po kalala, no? Ganon po tayo ka yung hindi tayo accurate bilang tao. Meron po tayong limitasyon. Meron pong hangganan ang ating pag-iisip, ang ating vision. Hindi porkit nakikita natin, iyon na ang katotohanan, mga kapatid. Kahit nakikita natin ang isang bagay, maaari pa rin tayong magkamali, ano? Kagaya ng nasusulat dito. Kaya pinapaalala ko sa inyong lahat na bago natin pag-isipan ng masama ang isang tao, kung masamang tao ang tingin natin sa isang tao, kailangan natin siyasatin, kailangan natin busisiin, kailangan natin imbestigahan kung talaga bang masama, kung talaga bang ang taong ito ay mabuti,
kung ang taong ito ay masama, kung ang taong ito ay mabuti, dahil kung tingnan siya ay napakabuti, kung mangungusap siya ay napakabuti. Ito namang isang taong ito, laging nagsasalita ng sa tingin ko hindi mabuti. Ngunit ano nga ba ang katotohanan? Gaya ng binabanggit ko mga kaibigan, bago natin i-judge ang isang tao, bago natin hatulan ang isang tao, kailangan nating siyasatin, kailangan nating busisiin ng maigi. Sa buhay na ito mga kaibigan, sana'y maintindihan niyo ako, no? Maintindihan niyo ang sinasabi ko ngayon na hindi lahat ng nakikita ng ating mata ay totoo. Minsan, ngingiti-ngiti ang isang tao sa atin. Akala natin yung tao na totoo sa atin. Ngunit sa loob-loob pala ay iniiktyos lang tayo. Minsan naman ang tao ay galit, galit na galit sa atin. Ngunit kung atong siya sa atin ay mahal pala tayo ng tao. Parang itong ginagawa ko mga kaibigan, hindi nyo, lahat ng mga sinasabi ko, maaring hindi ikatuwa ng iba. Maaring ikakagalit ng sino mang makakinig sa akin, lalo na pag mga ngaral na ako ng mga doctrinal teaching mga kapatid. Kasi ako hindi talaga ako nagtatago kung ano yung naintindihan ko. Sa banal na kasulatan, yun po ang i-voice out ko. Kasi doon masusubok ang isang mangangaral mga kapatid, no? Kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi. Kasi pag magsisinungaling tayo mga kapatid, wala. Kapag i-cross-examine tayo, malilito lang tayo ng malilito. Ngunit kung nagsasalita tayo ng katotohanan kahit anong posisyon, patalikod o kahit ano pa mang paraan, nasusubukin tayo, hindi tayo malilito. Bakit? Kasi nagsasabi ka ng katotohanan eh. At kapag nagsasabi tayo ng katotohanan, yun po ang mananatili mga kapatid. Yan. Sana ay naintindihan nyo sa patuloy tayo mga kaibigan. No? Sa verse 27 ng Book of Matthew chapter 14, ito yung sinasabi. Datapwat pagkada kay nagsalita sa kanila sa Jesus. Ayan. Na nagsasabi, lakasan ninyo ang inyong loob. Ako nga ito. Huwag kayong matakot. Ayan. Ito yung sabi ni Jesus sa verse 27. Immediately, agad-agad mga kaibigan, nagsasalita ang ating Panginoong Hesus na nagsasabi, lakasan nyo ang inyong loob. Ako ito. Tingnan nyo mga kapatid. Sa verse 26, napagkamalan siyang multo, pero sa verse 27, agad-agad mga kaibigan, nagsasalita agad ang ating Panginoong Hesus na ako ito, huwag kayong matakot. Nagpapakilala agad ang ating Panginoon. Sa gitna ng kagulumihan, kagulong-gulong pag-iisip ng kanyang mga alagad, no? Kaya sa ating mga tao ngayon, mga kaibigan, maaring isa sa mga nanonood sa akin ngayon ay gulong-gulo ang buhay. Napakagulo ng pag-iisip, stressful. Hindi mapalagay, hindi panatag, magulong-gulo ang isip. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Sa verse 27, datapot pagkada kayo nagsalita si Jesus na nagsasabi, lakasan nyo ang inyong loob kung ano mang problema na meron sa atin ngayon. Kung ano mang mga kaguluhan sa labas ng ating mga bahay na meron sa nilibutan ngayon, mga kaibigan, ang sabi ng ating Panginoon, lakasan nyo ang inyong loob. Ako nga ito, nagpakilala ang ating Panginoong Jesus. Ang aking tanong sa inyo mga kapatid, kilala na ba natin ang ating Panginoong Hesus? Mga kaibigan, baka sabihin nyo ngayon mga kaibigan, grabe ka naman. Brad, grabe ka naman, yan pa ang tanong mo. Bakit ikaw lang ba ang nakakaalam sa ating Panginoong Hesus? Maaring yan na nga ang isasagot natin. Sa sino mang tatanungin ko, ang tanong ko ngayong gabi, kilala na nga ba natin ang ating Panginoong Hesus? Di ba ang sagot nating lahat? Yes. Pero tandaan natin, gaya na pag-aralan natin sa verse 26 ng Book of Matthew chapter 14, ang ating Panginoong Hesus ay napagkamalang multo. Ang ating Panginoon, napagkamalan natin siyang aswang. Multo or hindi siya kaya-aya.
Tandaan natin mga kaibigan, minsan sa ating buhay, akala natin ang isang bagay ay kilala natin. Akala natin mga kaibigan, kaya tinatanong ko kayo, kung kilala na nga nyo ba ang ating Panginoong Hesus? Yan. Sa ating, sa darating natin na pag-aaral, no, iko, gusto kong ipakilala sa inyo, dahil sigurado po ako kaibigan, mga kapatid, na bukod sa pagkakilala natin sa ating Panginoong Hesus, ay mayroon pang mas malalim na pag-aaral to patungkol po sa Kanya. Kaya abangan po ninyo yan mga kaibigan, no? At ang sinabi nga dito sa verse 27, lakasan nyo ang inyong loob. Ako nga ito, huwag kayong matakot. Sa gitna ng hamon, sa gitna ng dagat, napakadilim. Pasalamat kasi sila sa hangin, ang sabi ng ating Panginoon, huwag kayong matakot. Lagi naman ito namang sinasabi ng ating Panginoon, eh, lakasan nyo ang loob, huwag kayong matakot, manalig tayo sa Kanya, sumampalataya tayo sa Kanya. Kaya lang ang ipapayo ko sa inyong gabi, sa inyo ngayong gabi mga kapatid at sa lahat ng piling makapanood sa akin, kailangan nating siyasatin na ang ating sinampalatayanan ay ang totoong Jesus mga kaibigan. Ang gusto kong ipaliwanag sa inyo, ang gusto kong ipaabot sa inyo. Dahil minsan, akala natin ang ating sinasamba ay si Jesus, ngunit kung ating busisiin, kung ating siyang imbestigahan, ay hindi pala, no? Kaya yan. At patuloy po tayo sa verse 28 and 29, ito yung sinasabi. 28 and 29, na nagsasabi, at sumagot sa kanya si Pedro at nagsasabi, Panginoon, kung ikaw nga ay paririyanin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. At sa 29, at sinabi niya, halika, at lumunsad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng at lumakad sa tubig upang pumaroon kay Hesus. Yan. Ito yung sinasabi sa verse 28 and 29 mga kaibigan, no? Yan. O, tingnan niyo ito bilang tao. Ang sabi nga ni Pedro dito sa verse 27, at sumagot si Pedro sa kanya, na nagsasabi, kung ikaw nga ay paparyanin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. Tingnan mo kung talagang ikaw yan. Ibig sabihin, sinubok ni Apostol Pedro mga kaibigan, si Jesus. Kung talagang ikaw yan, ibig sabihin mga kapatid, kailangan na, ang binabanggit po dito, pinapaunawa po sa atin, dahil hindi sila sigurado eh. Hindi sigurado ang mga alagad ng ating Panginoon na si Jesus ngayon. Kaya ang sabi ni Pedro, gaya din sa ating mga tao. Siyasatin natin kung yung tumawag sa atin ay yung totoong Jesus nga. Kasi ang sabi sa Mateo 24 mga kaibigan, marami ang paririto sa pangalan ni Jesus. Marami ang paririto sa aking pangalan at ililigaw ang marami. Yan po nakalagay sa Book of Matthew chapter 24 mga kaibigan. No? Kaya pag-ingatan natin, kaya ang sabi ko kanina, kilala na nga ba natin ang ating Panginoon? Eh sila nga eh. Sila nga ang mga alagad na kasama ng ating Panginoong Hesus. Hindi nga sila sure, sabi nga ni Apostol Pedro ang mga kaibigan, kung ikaw nga yan Panginoon ay paririyanin mo ako sa tubig. At ano ang sabi ni Hesus mga kaibigan? Halika! Ito sa verse 29, ito yung sinabi niya, halika! At lumunsad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Hesus. Ganon pala yun. Sa gitna ng kabalisahan ng mga alagad, agad-agad sinabi ni Jesus, nang sinabi ni Pedro mga kaibigan, kung ikaw nga yan Panginoon, ay tawagin mo ako para pumunta ako sa iyo. At immediately ang sabi ng ating Panginoon, halika, tinawag niya. Tinawag niya si Pedro noon, na si Pedro mismo hindi sigurado kung ang ating Panginoong Hesus nga yung tumawag sa kanya. Immediately mga kaibigan, ang sabi ng ating Panginoon, halika.
Maaring sa gabing ito, mga kaibigan, hindi lang sa gabing ito tinatawag ka ng ating Panginoon, no? Ang ating Panginoon, no, laging, alam niyo mga kaibigan, minsan nalilito tayo eh, kung paano tayo natawag ng Panginoon. Paano nga bang isang tao tawagin ng Panginoon? According po sa Bible, minsan ang isang tao tatawagin sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kung ang isang tao, mga kaibigan, ay magnanasa sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, isa yung indikasyon, isa yung palatandaan, kapatid, na ikaw ay tinatawag na ng ating Panginoon. Pag sinabi ng ating Panginoon na halika, ikaw ba Panginoon, kagaya kay Apostol Pedro na lumusad agad sa tubig at pumaroon kay Jesus? Ikaw ba kapatid? Lagi nang yung mga word ni Jesus, mga kaibigan, word of God. Lagi nang pumapasok sa tainga dito. Lagi na kaliwat kanan ng ating tinga pinapasukan ng mga salita ng ating Panginoon. Ngunit hanggang ngayon, binabaliwala lang po natin. Kapag lagi nating naririnig ang mga salita ng Diyos, kapag ang isang tao ay nagnanasa ng matuto sa mga salita ng Diyos, mga kaibigan, tandaan nyo ito. Ito'y isang indikasyon, ito'y isang palatandaan na ang isang tao ay tinatawag na ng ating Panginoon. At kapag tinawag na po tayo, mga kaibigan, huwag tayo magdalawang isip. Kagaya ni Apostol Pedro, nung tinawag po siya ng ating Panginoon, agad-agad, tumalo na agad siya. Wala nang pero-pero. Patuloy tayo, mga kaibigan, sa verse 30, ito yung sinasabi. Datapwat, pagkakita niyang malakas ang hangin, ay natakot siya. At nang siya'y malulubog, ay sumigaw na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. Ayan. Ito'y patungkol kay Apostol Pedro, mga kapatid, no? Pagkakita niyang malakas ang hangin, na tumalo na kasi, lumusad na kasi si Apostol Pedro sa adagat, mga kaibigan. Ngunit, pagkakita niyang malakas ang hangin, ay natakot siya. At nang siya'y malulubog na ay sumigaw na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. Kaibigan, kung atin ito siya sa atin, ang Matthew chapter 14, verse 30, ito ay nagsasaad ng isang malakas na hangin. Natakot si Apostol Pedro sa malakas na hangin, mga kapatid. No? At nung natakot na siya, doon siya nag-umpisang lumubog. Bakit? Yan. At sumigaw siya na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. Nag-umpisa na po siyang lumubog kasi parang naabala siya sa mga hangin, mga kapatid, sa ating buhay. Dalhin natin siya sa ating mga buhay, mga kaibigan. Nung tinawag ng ating Panginoon si Apostol Pedro, mga kapatid, agad-agad ay lumusong siya sa tubig, lumusad siya sa tubig. Sa gitna ng malakas na hangin, no? Madilim, napakadilim. Kasi noong araw, mga kaibigan, no? May 2,000 taon na nakalipas, siguro napaka-safe na sabihin ko sa inyo na napakadilim siguro ng gitna, pag nasa gitna ka ng tubig. Kasi noong araw, wala pang electricity noong araw eh. Buti nga ngayon kahit papano kapag nasa dagat ka may maaanindag na tayong liwanag. Pero noong araw sa panahon ng mga apostol, mga kapatid, napakadilim, napakalakas ng hangin at alon. Of course, malakas ang hangin, kaya malakas ang alon sa tubig. Nag-iisa ang pwedeng makapagligtas kay Apostol Pedro, mga kaibigan, at ano yun? Ang daong. Yun lang ang daong, mga kaibigan. Ngunit, nung sinabi ng ating Panginoong Hesus, nahalika, agad-agad lumusad si Apostol Pedro. Ikaw, kaibigan, ikaw, kapatid, tayo, mga tao, kapag tinawag ba tayo ng ating Panginoong Hesus, nakikinig ba tayo? Hindi kaya pag meron tayong naririnig, ay pinapatagos natin sa kabila. Hindi natin nilulunok at pinapasok sa ating puso.
Mga kapatid, ang mensahe ng ating Panginoong Hesus ngayong gabi ay napakaganda. Sa verse 30 nga, mga kaibigan, no? Ito ang sinabi, pagkakita niyang malakas ang hangin ay natakot siya. Nung papunta na kay Jesus si Apostol Pedro, mga kapatid, nakita niya ang malakas na hangin, ibig sabihin na distract siya. Sa ating mga buhay ngayon, ang daming malalakas na hangin, hindi lang hangin ang magdi-distract sa atin. Kagaya kay Apostol Pedro, mga kaibigan, kapag nasa gitna ka ng tubig, wala namang ibang magpagliligtas sa iyo kundi ang isang daong, yung sasakyan, vessel. Ngunit iniwan niya para kay Jesus. Sa ating panahon, mga kaibigan, mga kapatid, kung ang mga bagay na nakaka-distract sa iyo para papunta kay Jesus, halimbawa, ang ating mga yaman. Kung mayaman ang isang tao, isa yun sa magbibigay. I'm not saying lahat ng mayaman. Pero sinasabi ko lang, mga kaibigan, na maaari na ang ating kayamanan, ang ating mga ari-arian, ang yun ang makapagbigay ng, makadistract sa ating papunta kay Jesus. Maaring ang ating mga bisyo, pinipigilan tayong pumunta kay Jesus para sa ating mga bisyo. Biro mo ngayon, ang sarap kayang uminom ng alak. Ang sarap kayang magbulakbol, ang sarap kayang pumunta sa mga kahalayan na lugar, ang sarap kayang pumunta sa sabungan, magsisigaw-sigaw tayo dun, may tinatawag pa ngang Kristo dun sa sabungan. Ay napakalupit, no? Isang pamumusong sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ang ating mga bisyo, tinatawag na tayo ng ating Panginoon, ngunit dahil sa ating mga bisyo, hindi tayo mapaparoon sa Kanya, pumaparoon sa Kanya. Dahil pinipigilan tayo ng ating mga bisyo. Halimbawa sa pagsusugal, ang sarap kasing magsugal, kaya gustuhin man nating lumapit kay Jesus, hindi natin magawa. Bakit? Dahil yun ang gusto ng ating katawan, ng ating laman, mga kapatid. Sana'y magkaroon ito ng lesson ngayong gabi, mga kaibigan, no? Kung ano ang mga bagay na pumipigil sa iyo papunta kay Jesus, at ano pa, maaring ang hangin na ito na tunutumbok ng Biblia, malakas na hangin na nakapag-distract kay Apostol Pablo, mga kapatid, no? Nang basahin ko lang uli sa inyo. Basahin ko po uli sa inyo, no? Sa verse 30, datapwat, pagkakita niyang malakas ang hangin ay natakot siya, at siya'y nag-umpisang lumubog. Lumulubog na si Apostol Pedro, mga kaibigan. Maaring ang tinutumbok ng Biblia ngayon na hangin o na mapapigil sa iyo para makapunta kay Jesus,